my G. Sorry, mister. It's a bad day. Wala ako sa mood makipagbiruan. Uy, masyado ka naman seryoso. Nakakapangit ang pagsimangon. Basa ko yata yung sa Sophie philosophies. Kaya pala marami kang alam about me. Thank you for reading my blog. Ang ganda ng watch mo ah. Pwede niyong feature sa blog ko. Marami akong alam tungkol sa'yo. Kahit yung mga hindi nakasulat sa blog mo. Kasi nga ikaw si God. Ang witty mo naman. Napatawa mo ako after my not so fun day. Ang galing ng parents mo sa pagpapangalan sa'yo ng God. Natatakot yung mga tao sa'yo to say bad things about you. Bye, G. Pero, ang galing ng mind reading niya. Pwede na siyang maging magician. Hindi ako magician, Sophie. Gosh! Nakakagulat ka naman. Kailangan natin mag-usap. Bakit? Gusto mo ng fan sign? Gusto ko makinig ka sa akin. Hindi ka na nakakatuwa. Gusto ko makinig ka sa akin. Alam mo, ang kulit mo. Tatawag na ako ng security. Isang malaki at puting teddy bear. Yan ang wish mo sa Tatay Paul mo noong 7th birthday mo. Kahit nakuha mo, di ka pa rin naging masaya. Dahil tapos na nung dumating siya sa party mo. Me ba? Kung ikaw nga talaga si God, alam mo kung anong gusto ko. Sarap ang tulog mo, ha? Buti naman nakapagpahinga ka ng maayos. Ewan. I feel nice today. Buti naman. What happened? Ano what happened? Kahapon. Ha? Huwag mo nang alalahanin yun. Okay lang na hindi ka pumasok. Naiintindihan ka naman namin, eh. Alam kong hindi ako pumasok, pero hindi ko alam kung paano ako naka-uwi. Apan, malay ko. Hindi ka ba hinatid ni Mang Dante? I actually don't know. Ang naaalala ko lang, pumunta ako sa mall at kung ano-anong nakita ko. Si God? God? Ewan ko sa'yo, hindi nagpapakita si God sa mga arte. Right. O kung ano-ano napapanaginipan mo, gutom lang yan. Mabuti pa, kumain ka na, hinanda ko na yung diet food mo, okay? Thank you.
Tinext na tinawagan kita kahapon, di ka sumasagot. Ano nangyari sa usapan natin na papasok ka na? Sorry, Teacher Ninang. May weird na nangyari sa akin yesterday eh. Pero hindi ko maalala. I need to rest lang. See you later. Walang tao? Matipid naman kayo ng kuryente. Di ba sinabi ko na yun sa inyo, pag walang tao yung kwarto, yung electric fan, yung ilaw, patayin. Ano? Papadala ko na ba yung bill ng kuryente sa'yo? Ano naman? Ano naman? Opo, sorry po. Alam mo, puro ka sorry, hindi pwede yan. Dapat dyan, malagi pinaparusahan, di ba? Alam, kilite! Sabi, talagang yung kapatid ko papasahan. Ayoko na! Ay, tama na yan, uniform niya malulukot. Let's go, malilate na tayo. Ano, JC, ha? Huwag na mag-iiwan dito, ha? Ilaw! Opo, mami. Mas bagay sa'yo ang color nito kesa dun sa dati mong uniform sa Davao. Mas gusto ko kaya yun. Are you serious? Mukha kayang tablecloth yun. Hi, Sophie. You look well rested. Way to go, Sophie. Sige, kumain na. Kain na tayo. Buti pa siya. Well, I'm just telling the truth. Hindi ako sanay na wala akong sariling room. Magsisiksikan tayo sa isang kwarto. Wala na tayo sa Davao, Miley. Love, nag-a-adjust lang ang baby girl mo. Kaya mo ba nun? More bonding time for us? Cause malaki naman yung bed ko eh. You want share tayo? Ay nako, Sophie, nakakahiya naman. Baka hindi ka rin sanay na matulog na may kasama. Kaya naman mag-taste yan si Miley. Mildred, pakikuha nga pala yung envelope sa sala. Okay po. Sophie, ginawa ko na yung excuse letter mo. For what? For being absent yesterday. I think naman, mas nakabuti sa'yo yung pagtulog mo ng buong araw. Alam mo naman ang importance ng beauty rest sa ating mga babae. Kaya don't worry kung nag-skip ka ng school. Excuse me. I got you covered. Please excuse my niece Sophie's out of our sepeda for being absent yesterday because of dysmenorrhea. So, natulog lang ako the whole day? Oo. Eh, hindi ko nga alam na hindi ka pumasok kung hindi pa sinabi ni Miley. Pagdating ko, nadatnang kita na ang himbing-himbing ng pagkakatulog mo. Kaya hindi na lang kita ginising for dinner. Because I think mas kailangan mo yon. I see. Sophie, I know pagod ka this past few days. Pero ngayon na lang yan, ha? I mean, I want to be a very cool tita. Pero baka kasi kung anong sabihin ng mga ibang tao pag nalaman nila na hinahayaan kita mag-cut class. Mang Dante, hinatid mo ba ako kahapon? Hindi po, ma'am. Nag-alala nga po ako kahapon eh. Tagal niyo po kasing bumalik eh. Malapit na magsarado ang mall.
Tumawag naman ako sa bahay ninyo, nakauwi naman daw po kayo, tulog na tulog. Mabuti na lamang at nakapagpahinga kayo na maayos, ma'am. Mas maaliwalas nga ang mood nyo ngayon kaysa dati. Gosh, what happened kaya? Cuz, hangover lang yan. Cuz, akala ko naman tulog ka. Nabother kasi ako sa pag-inom mo eh. Excuse me? Hindi kaya ako umiinom? Di ba pag may hangover, dapat masakit ang ulo or nahihilo? Pero hindi eh, parang gaan-gaan nga eh. Eh, baka naman kasi high ka. Are you saying na I tried drugs or something? Eh, bakit wala kang naaalala sa nangyari sa'yo kahapon? Well, actually, hindi ako pumasok kahapon. Pumunta ako sa mall para mag-shopping. And then? Then, umuwi na ako. Don't worry, cuz. Hindi naman kita isusumbong eh. I don't judge you naman if, you know, naglaseng ka or you did drugs. Well, after nung nangyari sa'yo, baka ganun din yung ginawa ko. I totally understand if you're trying to escape depression. Possible naman talaga yung mga theory ni Miley. But I know in my heart na nangyari yung weird Andreas moment. Tapos, si ESP guy na nagpakilala sa elevator na siya raw si G. Sinundan pa niya ako sa parking lot at nag-usap pa kami about my 7th birthday. Then after that, hindi ko na maalala kung anong nangyari. Nabudol-budol ba ako like nung mga nababasa ko sa net? But wala namang nanakaw sa akin. Nananakinip lang kaya ako? Maybe Miley's right. I'm depressed at baka gawa-gawa ko lang ang lahat. Morning, Sophie! If you're not busy later, sama ka sa share ng cell group namin. Or natin, if you come. Use the scientific method for your science fair project. Now, hindi porque ako ang advisor ninyo ay related sa advanced chemistry ang ipapasa ninyo. I want you to think of everyday simple things and be creative. Mas maganda kung malapit sa interest ninyo para hindi kayo mahirapan. Now, once you find out what you want to do, you do the steps of the scientific method. And the steps are, number one, ask a question. What How possible is it na nakikipag-usap sa akin si G? That's a good question. Now, number two, do background research. Of course, you could go Anong online. Anong possible sources ko? Or you could go to the library. The Bible? I'm sure you all have computers. A priest? But nevertheless, you o kaya, can go to the library. A person na nakakita number na rin kay G? Construct a hypothesis. You remember what a hypothesis means? An educated guess. Yes. What could be a good hypothesis? A good hypothesis could be the sky is blue because of water, miss. Well, the sky is blue because the... After doing my research, tsaka lang ako pwedeng mag-formulate ng hypothesis. But right now, ano nga ba ang posibleng hypothesis ko? Okay, number four, test your hypothesis by doing an experiment. Number five, analyze your data and draw a conclusion. And of course, number six, communicate your results. Possible nga kayang nakikipag-usap sa akin si G in person and through my cell phone? This experiment will prove that I'm either crazy or lucky. Miss Cepeda, did you get that? Yes, miss? Miss Cepeda, you have to pay attention. Marami ka ng lessons na na-miss. And you're running for valedictorian pa naman. Well, this goes for the whole class. Mataas
mataas ang expectation ko sa inyong lahat. Mahiya naman tayo dun sa Filipino scientist na pinangalan sa ating section. For 3 consecutive years, nanggaling sa Ford del Mundo ang nananalo ng first place sa science fair. Well, Miss Challenge accepted. That's the spirit, Miss De La Cruz. But don't worry, you will be given ample time to prepare and you will be working in pairs. That means you will have a partner. So I have a list over here that I'm going to read out loud. Oh, Mr. Arellano and Mr. Dizon. Mr. Castaneda and Miss Chua. Aww, I hate it. Nahiwalay ako sa inyo. Miss Cepeda and Mr. Luna. Miss De La Cruz and Miss Valentin. At sino-sino pa mga tauhan sa Kabanata 5? Yes. Kapitan Tiago. Kapitan Tiago, tama. Sino pa? Kura. Kura. Sino pa? Alferez. Alferez. At anong nakakatawa? Ang aga mo, Ginoong Ebanghelista. Ang aga mo para sa second period. Sige, upo ka na. Is fast approaching, kaya kailangan maganda ng future. Kinuhaan kita ng forms kahapon, kaso hindi ka pa pumasok. Aww, thank you. You're such a darling talaga, Ames. Dinistribute na rin namin yung sponsorship letters na binigay mo for our music and arts week. We brainstormed na rin kung sino pwedeng invite na band, singers, and artists. How possible is it na nakikipag-usap sa akin si G? And maging busy din yung mga tao sa science fair. So naisip... Ay, kailangan ko pang mag-gather ng data, like friends' opinions. Paano naman sila maniniwala sa nangyari sa akin? Eh, kahit ako nga, hindi pa rin convinced. And sa ibang organizations? Kilala ko siya. Sino? Si G. Sino si G? Wow, close kayo. Act normal kasi, Sophie. Ay, wala. I thought siya yung kakilala ko. Relax, guys. It's just a simple case of mistaken identity. Anyway, sana makakuha tayo ng maraming sponsors for Music and Arts Week. Ay, ako na bahala dyan, bestie. Iasahin sana kita sa catering. Kaso, baka maubos mo yung food. Ang kulit niyo talagang dalawa. Anyway, I have to focus na pala. Ang dami kong iisipin. Makeup projects, SC activities, college apps. Guys, I have to get going na. Namiss na ako ng library. Welcome back, Sophie. Iba na yata nakakahiligan natin, ah.
Just light reading. Pero don't worry, naghahanap pa rin ako ng ideas for a science fair project. Okay. Akala ko, sinasarili mo na naman eh. What do you mean? Wala. Ayan ka na naman eh. Sinisigawa mo na naman ako. Well, you know naman what happened eh. Eh, ikaw naman kasi. Kinikimkim mo lahat. Ayan, sumabog ka tuloy. Parang kang volcanic eruption na may molten lava. Thanks, Feebooks. Gusto ko na naman sabihin, Sophie. Pwede mo naman sabihin yung problema mo eh. May mga tao naman na handa makinig sa'yo. Try mo lang. Panigurado pag nailabas mo yan, mas magaan sa pakiramdam. Wait. Sasabihin ko ba? Am I that obvious na may problem ako? Or fishing lang siya? Sophie, mga libro mo. Ay. Uy, okay ka lang ba? Alam mo kanina kapag ganyan, tutang ka sa advanced chem class natin. No kaya? Ano, I'm just nervous kasi ang dami kong na-miss sa class. Ang dami kong kailangan habulin. Kaya, let's win this project, ha? Let's ask for advice from teacher Nina. One of the signs of depression is memory loss. Recognizing the connection can be the first step towards treatment. It. Kaya hindi ko maalala yung ibang nangyari kasi nga I'm depressed. Depressed ako kaya kung ano-ano yung nakikita ko. Hi, Kaz! Sorry, ah. Nag-bonding pa kasi kami ng crush ko, eh. Really? Sino? Secret. Sino nga? Sige na nga. Si Harry. Evangelista? Cause that's bad news! Kailan pa naging bad news ang kiligin at ma-inspire, cause? Ang dami-dami kayang horror stories ni Harry. You know, cause I think you should stay away from him. Bad influence siya. I love horror stories. Hey, don't tell me I didn't warn you. Sakto sa dinner, ha? Yes, I know. Mildred, ikuha mo nga ng plato, sir mo. Guess what? Nakahanap na akong reliable legal partner para dun sa bala ko na law firm dito sa Manila. Wow! That's good! Congratulations, love. I'm so excited. Congrats, about that. It. Thank you. Nilalakad na rin sa court yung guardianship natin for Sophie. Malapit na maging official ang pag-aalaga namin sa'yo. Thank you, Tito. You're welcome. But of course, pinaglalaanan ko rin ang oras ngayon ng kaso ni Kuya Paul. In fact, we have good news. Nakita na daw sa CCTV yung plate number at car model ng suspect. They actually have a video of the incident. Ngayon, pinaghahanap na naman ng pulis yung pumatay sa daddy mo.